Hello, Lala Labs! Welcome back to our YouTube channel! Alright mga kalalabs, and for today's video, yay! Kitang-kita nyo, kasama ko na naman ang aking mga co-teachers! And of course, kasama ko si Ma'am Michelle Manguban and yung isang araw na nag-prank natin. Diba, Ma'am Mitch? Diba? Matang mo, yung prank namin, kasama na namin. Welcome! Yes, welcome, Mr. Michelle. Misael C. Amora. Wow, welcome to our vlog. And of course, kung bakit ka nandito, dahil alam mo na mga viewers, alam nyo na mga kalalabs, na ang topic natin for today ay mukhang seryoso. Seryosong seryoso talaga. Nagtatrabaho ka ba? Kung nagtatrabaho ka, panoorin mo ang video namin. Wow! Galing! Alright mga kalalabs, sensitibo ang pag-uusapan natin, pero lagyan natin ng konting comedy para hindi tayo boring. Disclaimer lamang po, ang lahat ng ipresent namin dito ay hindi ukol kung saan man kami nagtatrabaho. Yun mga kalalabs. Okay, ito ay mga ano lang, mga na-observahan natin kung magtatrabaho pa, yung mga naririnig natin sa ibang mga kasamahan ba natin o yung mga taga-ibang sa planet. Ayun, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Mga kalalabs, papakilala namin sa inyo ang mga uri ng mga trabaho. Uri ng mga trabaho. Check. Again. Ipapakilala namin sa inyo mga kalalabs ang mga iba't ibang uri ng katrabaho. And of course, kilalanin ninyo kung sino yung mga kalaban natin. Hindi naman talaga kalaban. Pero, going the flow tayo sa kanila. Okay. Number one, meron tayong third eye. Akalain mo yung joke. Alam niya lahat ng baho. O halimbawa, pagkalimbawa, may nakita mo siya, nakita mo yung kasama mo. Tapos, parang may ginagawa siya, ikaw, ginajudge mo na siya. Yan, o, tingnan mo, tabi siya lang sa... Ay, nagbabatay. Nagtsabakano tuloy. Nagbabatay lang yun sa akin. Inadir mo mga kalalab, ito mo na tawag judgmental na tao. Judgmental. Paranoid, eh. Paranoid. Paranoid talaga. Binabantay lang talaga yung word, no? Oo, correct. Yung ito yung pero hindi, parang hindi binabanda yung tama ginagawa mo. Yung naman lang lagi. Lahat ng mga baho ay nahalong ka. Charot, bubukotol ka sa Tagalog. Ay, nako. Okay, yun ang ibig sabihin ng third eye. Pero ang hindi niya alam, ang lahat ng binabantayan niya, ang lahat ng pinapakialaman niya ang buhay niya, ay nako. Pero mismo sariling buhay niya, ay, wala naman. Oh, ganun. Basta alam niyo kung ibig sabihin ng third eye, nakakatakot. Pero pag meron kayong mga ganyang klaseng kasamahan, Diyos ko, gigil na gigil ako sa mga ganyan. Kaya naman, proceed tayo sa number two. Ang number two ay gifted. Wow, may mga gifted. Anong parting gifted yan? Saan ka gifted? Parang may uro na yun. But anyways, mga kalalabs, alam niyo kung anong ibig sabihin ng gifted? Ha? Hindi yan sa physical. Gifted sa pagsisip-sip. Sip-sip sa mga bossing nila. Hay nako, simple lang. Pagbibigay ng mga regalo, mga kalalabs. May kakilala ka na ganun. Kung may kakilala ka ganun, yung palabigay o nagbibigay ng mga regalo sa boss nyo. Napapalakas. Kahit wala na ngang pera, mangutang lang para magbigay sa kanilang sa kanyang boss. Limaw, para lang, may pa-cake si madam para kay boss. Oh, may pa-cake. Pa-chocolate. Kahit wala na. May pa-donut pa. Yung mga tipong klaseng katrabaho, nako, iwas-iwasan natin kay nakakatakot yan mga kalalabs. Tada ko tayo sa number 3, huwag tayo magpaligo-ligo. Number 3, meron tayong CCTV. Pero alam niyo mga kapartner, mas okay pa yung CCTV na digital and analog na CCTV. Huwag lang yung human na CCTV. Ganun ba, girl? Ay, sarado. Alam mo yung ano, kapag halimbawa, may mga kasamahan niya, binabantayan niya lang, tapos sinusumbong niya dun sa boss. Correct. Yung human CCTV. Ano na niya, parang bayad siya. Buti sana. Speaking,
diba, speaking of sumbong mga kalalabs, buti sana kung ang sinusumbong, yung tamang ginagawa ng kasamahan niya. Hay nako. Di maganda doon, dinadagdagan. Kung may dagdag bawas pa. Lalo na yung may galit sa isang tao. Correct. Hindi mo sinabi, mag-author ka pala. CCTV author pa. Correct. Lalong-lalo na pag hindi ka vibes or hindi ka bet ng kapwa mong katrabaho. Diyos ko. Bad talaga. Okay. Oh, kaya iwasan natin para walang problema. Hindi kasi natin ito maiwasan sa working environment natin. Yes. Meron talaga yan. Now, next, meron tayong pang-apat. Itong tinatawag na dishwasher. Ano? Tagahugas ng plato? Tagahugas ng plato. Ganun ang pag-signas ko. Tagahugas ng plato. Ang plato na naman mukha. Oh my God. Ano ba yung dishwasher na yan? Oh, parang isang patak, isang katutak, ang chismes, Diyos ko! Ganong klase ang dishwasher. Wala, ganun pala yun. Ngayon ko naman nalaman. Itong dishwasher na tao, ito yung dishwasher na katrabaho o kasamahan mo, ito alibawa, yung... Alibawa, nakagawa ng kamalian, tapos halahugas kamay. Correct! Correct! Hindi siya nagsumbong. Check, hindi, check, alam mo yun? Check. Yung parang, alam mo nangyari? Bakit yun alam? Parang hulog dahil siya yung nagmamalinis. Pero ang ending, siya pala ang yung punod dulo ng problema. Higil. Oo. Meron talaga akong kakilalang ganyan. Mukha lang natin plato, di ba? Pero ugali plato, namin hindi. Pero ugali natin hindi. Maroon tayo makisabay. Yun. Yun ang maganda. Go with the flow. Okay. Meron tayong pang lima. Ano ba yan? Ito yung party planner. Nihar, isa ka rin doon, di ba? Shout out sa'yo, Nihar Sangkula Muhammad. Ito. Ano bang party planner nakatrabaho? Ito yung mga party planner nakatrabaho. Ito yung parang alam na talaga nila yung mga, yung for example, birthday ng lahat ng kasamahan mo. Alam na alam talaga lahat ng occasions. Alam na alam talaga nila mga kalabas. Nabakawak niya ang birth certificate. O, parang pwede na nga natin siyang bansagan, PSA. Diba? Hindi, siya yung drawing. Taga siya, taga-plano. Hindi siya gagastos. Oh, correct. Ah, ba? Ba yun? Yung lialagi lang palausol para makalibre. Okay. Oo. Tapos may mga birthdays nandun. Oh, may kilala tayo gano'n. Oo, siya nag-iaya. Oo, siya nag-iaya. Walang ending. Walang ambag. Wala ka palang ambag. Next, meron tayong assistant boss. Like Ika! Grabe ka. Eto. Feature principal. Pero hindi, wag sa atin. Sabi ko na nga, wala sa environment, working environment. Pero parang common siya, no? Parang common. Oo. Pero alam niyo talaga kung anong assistant boss? Alam niyo kung anong yan ibig sabihin? Parang feeling boss? Oo, correct ka dyan. Galing-galing ang kalino ko talaga. Boss na brassing. Wale. Ito yung mga kasamahan mo na feeling bossy. Feeling boss, hindi mo alam kung siya ba ang kapatid, amo, pinsan, o hindi ko alam kung ano ba ang connection niya sa owner. Tsaka meron din tayong kasamahan talaga na, alam mo yun, yung bida-bida. Correct. Akala mo, hindi mo maintindihan. Ikaw bang boss? Yung parang hindi mo ma-reach. Akala mo, siya na ang boss. Diyos ko. Tapos pero, ang demanding, gano'n. Oo, parang siya magbabayad ang sahod. Talaga, ano to? Command ng command lang. CEO ka, Tess, CEO, gano'n. Command ng command. Ending, ay nako. Same ang bayad ng sweldo. Diyos ko, porsada. Patayin kita. Gigil. Joke lang. Minamahal namin ang mga ganong klaseng tao. Oh, next, meron tayo yung pangpito. Ito, yung palaban. Punta patrol, ABS-CBN! Diba, Rex? Ito na yung investigators. My God. Ito na yun dito. Dito na yung pumapasok. Kung ano nakikita nila, pagdating sa boss, iba na. May dagdag, may bawas. Diyos ko, nakakatakot ng mga ganong klaseng kasamahan. Okay. Diyos ko. Okay, kung nanonood at relate ka, Diyos ko, panoorin mo to hanggang huli. Next, meron tayo yung panghuli. Oh, bigil. Panghuli mong kalaban, mga kalalabs. Grabe siya. Oh, meron tayong Master Chef. Oh, parang pinapakain ka talaga ng mga masasarap na pagkain. Yung mga ganong, pero iba to. Alam mo kung anong ibig sabihin to? Ito yung parang niluluto niya yung mga salita. Correct. Yung pagluto niya, luto. Correct ka dyan. Putahin niya. Gisado, sobra. Ibig sabihin, yung putahin niya ang laging bida-bida sa boss.
eto naman si boss, edi kasi always sa kanya, close na close. Akala naman talaga ng boss, okay siya, Diyos ko. Ang ending pala, performance mo hindi tama, mali-mali. Oh, ayan. Baka walang rubrics. At syempre mga kalalabs, hindi talaga to mawawala sa working environment. Siyempre, oo. Pero ikaw, halimbawa, oo, hindi man talaga yan maiiwasan. Correct. Ang gagawin mo na lang, manahimik ka na lang. Manahimik. Sausaw. At ka nang dumagdag sa problema, gawin mo ang trabaho mo, hanggat good performance ka, wapak na wapak yun. Yes! Yes. Correct! Correct! Siyempre, dapat mangibabaw sa atin yung humility. Okay. Correct. Tsaka ano, maging honest ka lang sa work mo. Correct. Ang mabuting gawin ay iwasan at syempre go with the flow. Tsaka, basta ang importante, meron tayong sweldo at syempre yung sinasabi mo ano na dapat, nakalimutan mo tuloy, dapat pantay-pantay tayo. Pantay-pantay tayo. Tsaka, kung magtrabaho tayo, alam mo yun, kasi di ba may sinumpaan tayo, may kontrata tayo. Correct. Meron tayong sinumpaan din sa sarili natin. Correct. Work lang. Work, walang siraan, walang yes, ganun. Tama. Walang ganun. Oh, work for the betterment. Check, good yes. vibes lang. Oh, good vibes lagi. Ikaw, pag halimbawa, may nakikitang hindi mabuti sa mga kasamahan mo, huwag mo nang i-spread. Kung mali man yun, huwag mo nang i-spread sa iba, dadagdagan mo pa. No, tayo doon. It's a big no-no. Magtulungan, hindi check, magsiraan. At hindi maghilahan. Basta trabaho-trabaho lang talaga. Kasi parehas-parehas naman tayo nagtatanggap. Uy, nagseryoso ka man talaga. Grabe ha. Parehas na kasi tayo ng tumatanggap ng ano, sweldo. Diba? Correct. Check. Okay mga kalalabs, yan ang mga walong kalaban natin sa trabaho. Pero kay kalaban natin, dapat mahalin natin sila mga kalalabs. Ano ba yung kasabihan? Love your... Neighbor. Love your enemy. Love your co-worker more. Ganun. Correct. Oh. Para good vibes lang. Oh, laban para sa kabutihan. Laban para sa bayan. Oh, okay. Okay. Kaya naman mga kalalabs, kung nagustuhan nyo ang video namin, susubaybayan nyo lagi at please mga kalalabs, supportahan nyo naman kami at please do subscribe our YouTube channel and don't forget to share and hit the bell button para lagi kayong updated sa aming mga videos na i-upload. Once again, thank you so much kalalabs Michelle Mangubad and kalalabs Misael C. Amora, ang pambato ng the Mathematics Department. Ano, bulot ka?